Everybody say praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Bibles up. Yung mga cellphone na mga may Bible application, sige. Oh. Yung walang Bible application, silent mode nyo na lang. Open your Bible with me, mga kapatid, dito po sa Book of Genesis, chapter 5, 22 to 24. Genesis chapter 5, 22 to 24. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Then, bakit kaya siya kinuha ng Diyos? Hebrews 11 verse 5. Hebrews 11:5. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. But before his translation, he had this testimony that he pleased God. Yun pala ang dahilan. Dahil nalulugod ang Diyos kay Enoch. So, I would like to speak sa topic na ito, mga kapatid. How you want to be remembered? How you want to be remembered? Ano ba ang gusto mo para ikaw ay maalaala? Ano bang iiwan mo bilang sa mga tao sa buhay mo? Taas po natin ating mga kamay. Lahat po sa atin ay may mga spiritual needs, mga kapatid. Humbly before we came before your presence, O God. Ikaw po ang aming dakilang pastol. Nakikita mo, O God, nasilayan mo ang lahat ng mga pangangailangan spiritual ng iyong mga tupa. May mga karamdaman, may mga kabiguan, may mga problema sa buhay, O God. Ngunit kami po'y nagpapasalamat na sa umagang ito, kaming lahat po'y nasusumpungan sa iyong harapan. Kaming lahat po, Panginoon, huwag mong pahintulutan na aalis po kami na wala po kaming matatanggap mula sa iyo. Kaya dalangin ko, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga may spiritual needs ay uuwi po sila na may mga spiritual blessing sa kanilang buhay. Nangangailangan ng kapangyarihan, nangangailangan ng iyong banal na spirito, nangangailangan ng kalakasan, O God. We humbly come before your presence today that you will grant our request this morning. To God be the glory in Jesus' name. Amen! Praise God! Makaupo na tayong lahat, mga kapatid. Diyos mabalos. Praise God! God will repay. At ako'y nagpapasalamat, ika-28 days na namin sa aming paglalakbay mula po sa Davao. Umalis kami January 14. Papuntang General Conference at sa inauguration ng ating new headquarters office last February 8. So mayroon tayong bagong headquarters office, mga kapatid. Lumipat po tayo doon sa Axe Compound. At parang 70% tapos na po ang ating headquarters office. At mula doon ay nagpatuloy kami sa aming paglalakbay dito po sa Bicol. Way back on 1983, palagi na kami dito sa Bicol. Nagpe-preach ako sa anniversary sa church ni Pastor Rod Saldivar. Siya ang unang missionary na aming napadala rito, mga kapatid.
Tapos nagkaroon kami ng service sa morning doon sa Palanog. Palanog, mga kapatid. Then pagka-after nun, doon po kami sa school building, nagkaroon ng service. Every time na mga lingkod ng Diyos, pagdadaan kami ng Bicol, papuntang Samar, Leyte, mga kapatid, we always whisper a prayer. Pamplona. Okay. Doon sa Visayas, may Pamplona. May Plaridel din pala dito. Kaya masaya kami, kumain kami kahapon ng aming lunch ni Sister Lu sa Gumaca, tabing dagat. May malaking isla doon. Anong isla yun? Pulilio? Pulilio Island. Napakalaki po, mga batid. Kaya sa mga oragon na mga Ibicolano, dito gustong-gusto ko na ako'y tawagin yung oragon. Huwag lang sa Mindanao, masama yon. Praise God. Hallelujah. Kaya tinitingnan ko, mga pati, dito sa Google, ang ibig sabihin ng oragon, determinado, matapang, fighter. Praise God. Oh. Plus, Mindanao, huwag yung gamitin yan, mga kapatid. Hindi kayo makauwing buhay niyan. Praise God. Salamat sa Panginoon. At kasama din si Sister Bilia. Alim ito nung dalaga pa. Ano, Noibo na yung? Ah, okay. Saan kayo dito sa Bicol, sa? Ah, Calabanga. Okay. At ang aming pamangkin, Sister Carmel, nagustuhan yata niya dito palagi. Ano kaya dahilan? Ano kaya dahilan? Papuntahin pa niya ang father niya this coming Sunday. Parang may mangyayari na nito, mga kapatid. Praise God. Ako'y nagagalak sa mga awitan natin, mga kapatid. Don't you know that a happy church is a singing church? Kaya happy kayo dito, palagi kayong umawit. Wala pong makalangit na awit sa mga atheist. Mga atheist, they don't have a song. Praise God. And we are so happy because ang sabi ng Biblia, mayro bang masaya dyan? Paawitin nyo. Kaya nga, a happy heart is a singing church. Praise God. Kaya maraming salamat sa Diyos. Pang ilang taon na ninyo dito ngayon, Sister Maricho? Mga 32 since the time ni Pastor Nilo. Tagal na, mga kapatid. Kaya kami po'y nagalak noong una, 1983. Isa lang missionary na pinadala namin dito, si Pastor Rod Saldivar. Sumunod yung Pastor Nilo, then sumusunod na si Pastor Lorgiano sa Iriga City, then si Pastor Raul ba yun? Saldivar sa Tabaco. Praise God. Si Rod Pereiras din doon sa Labo. Oh, praise God. Noong February 14, 2023 ata, nakarating din kami diyan sa Dait. May kinasal po ako, mga kapatid. Very special talaga kasi yung people namin yan. At sabi niya, pag mag-asawa ko, Pastor, ikaw talaga mag-solemnize ng kasal namin. Akala ko nakalimutan niya kasi maliit pa yun eh. Hindi pala nakalimutan, kaya napilitan kami magbiyahe mula Davao papunta po doon, mga kapatid. Kaya it's an honor na makikita po kayo, nakikita po kayong lahat, mga kapatid. And once again, salamat sa inyo, Pastor and Sister Conde, sa magandang pagtanggap po sa amin dito. At dahil maganda yung pagtanggap sa amin, babalik-balik kami dito. Kasama na yan sa aming mga destination. Wala bang taga Mindanao rito? Oy, hay man taga Mindanao, ani, taas daw ang kamot. Yes. Oh, saan kayo sa Mindanao? Sa Butuan City. Yung isa, saan sa Mindanao? Ha? Pastor Umbahin, Kamanlangan?
Ah, kanunay may dito ba? Sa Kamanlangan. May isa pa doon, taga saan? Ha? Cotabato. Oh, north, south? South, Cotabato. Okay, so salamat at nakarating kayo dito, mga kapatid. Huwag na kayong umuwi. Maganda yata ang buhay niyo dito, mga kapatid. Praise God. At sa lahat ng ating mga kapatiran na mga Bicolano, maraming salamat po. I was baptized 1974. Medyo may katagalan na rin, mga kapatid. But I'm happy na with the grace of God, ay nanatili pa tayo sa gawain ng Panginoon. Ayan, sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang sabi niya, goodness and mercy shall follow me. Nasa marathon din tayo, spiritual marathon. Yung goodness and mercy, mga paramedics yun. Kasi sa marathon, sa tagal ng pagtakbo mo, mag-collapse yung iba. But there is goodness and there is mercy. Sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, minsan tayo'y manghihina, minsan tayo magkasakit, but there is goodness and mercy na parang ambulansya na sumusunod sa atin, mga kapatid. And David said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So we have a destination, mga kapatid. Praise God. Kaya patuloy lang tayo sa ating paglilingkod, paging matapat sa ating Panginoon. Don't you know na ang magiging matapat is a treasure? Isa pong malaking kayamanan ang faithfulness. You don't need to have education. You don't need to be professionally educated. You don't need to have much money to become faithful. Faithfulness is something na very precious sa Panginoon. Kaya sa Bible, ang sabi doon, those people were able na nakarating sa langit, they were the called, the chosen, and the faithful. It is the obligation, it is a privilege that God called us. It is a grace of God that God choosing us. But it is your duty to prove yourself faithful. Kaya maging matapat po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang katapatan ay kayamanan. Matapat ka sa kumpanya mo, mga kapatid, ipropromote kayo. Matapat ka sa iyong gawain, mga kapatid, ibibless ka ng Panginoon. Kahit yung mga taong hindi mo naman mga relatives, hindi mo kamag-anak, nagtatrabaho sa inyo. Ngunit kung matapat siya sa inyo, mga kapatid, para na rin sakop sa pamilya ang turing mo sa kanya. Oh, kahit hindi kita kamag-anak, pag matapat ka sa akin, ano yung bibilin ko sa mga anak ko, bibili rin ako para sa inyo. Dahil matapat ka. Sa Panginoon, ganun din, mga kapatid. You must prove yourself faithful to God. Ang relationship natin sa ating mga marriage life has come through the years successfully because we are faithful with each other. Eh kami nga, si Sister Luz, mag 47 years na kami. Wow! 47 years na kami in marriage. Wala bang problema? Basta babae kasama mo, may problema talaga. Pero yung problema, mga kapatid, hindi natin binibigyan ng malaking pansin yan. It's just a part of the process to prove yourself that you are faithful. Alam mo, sa Singapore may nauwi. Umiyak yung amo niya, pati yung mga alaga niyang dalawang mga anak. Maliit pa nang binantayan niya hanggang nagiging dalaga na. At inisip na rin niya ang kanyang kinabukasan. Nagkaroon siya ng desire na magkaroon na ng pamilya. Umuwi siya.
Umiyak yung amo. Oh, bakit uwi ka? Kulang pa ba ang sweldo mo? Dublihin namin. Nag-iyakan yung mga anak. Oh, nani, ba't ka uwi? We need you here. We love you. But she has to go. Ngunit anong ginawa ng kanyang amo, mga kapatid? They give her million pesos. Mag-uwi niya. Sabi ng amo, bibili ka ng lupa, magpatayo ka ng bahay, bibili ka ng sasakyan. Wala naman, hindi naman mo kamag-anak eh. Bakit ganyan ang turing ng amo sa kanya? Because for many years, 20 years, she has proven herself faithful. Kung kaya ng tao na unbeliever, na bibigyan kang gantimpala sa iyong pagka-faithful, how much more for God? God is faithful. He is faithful through all generations, mga kapatid. Matapat ang Diyos. Tayo lang minsan sa lawahan. Tayo lang minsan hindi matapat. Matapat ang Diyos. Pinasikat ang araw. Pinasikat ang buwan, mga kapatid. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggang. Pinatawad tayo ng ating mga kasalanan. Pinatawad tayo sa kahit sa ating mga kabiguan. Iniingatan tayo ng Panginoon. Kahit iniwan natin siya, ngunit kailanman hindi niya tayo iniwan. God is faithful. It's time for you to prove yourself that you are faithful to God. Darating ang bagyo, manatili ka sa Panginoon. Darating ang baha, manatili ka sa Panginoon. Darating ang malakas na hangin, manatili tayo sa Panginoon because God is faithful. Ang taong pantas, tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang ulan, dumating ang baha, at dumating ang ulan, hangin. Yung taong mangmang ay tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. Dumating ang hangin, dumating ang ulan, dumating ang baha, at hinampas ang bahay na natayo ibabaw ng buhangin, at ito'y nasira. Dumating din ang hangin, ang ulan at ang baha at hinampas yung hangin ay yung bahay na naitayo sa ibabaw ng bato. Huminahon ang hangin. Nawala na yung baha, mga kapatid. Huminto na yung ulan, nakatayo pa rin. What's the secret? It is because it is founded upon the rock. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, tingnan nyo. Kahit nakatayo ka sa ibabaw ng buhangin o nakatayo ka sa ibabaw ng bato, ganong pagsubok ang darating sa buhay mo. May hangin, may ulan, at may baha. Hindi makontrol ng tao yan. That is beyond human control. Ang tawag doon, natural calamities. It is an act of God. Kaya yung mga pagsubok sa buhay natin, kahit ano kakatalino, kahit ano kakayaman, darating ang panahon na ang mga bagay na yan ay hindi mo kayang lutasin sa pira mo. Oh, ganun ang pagsubok. UPC ka o hindi ka UPC, ganun din pagsubok, may hangin, may ulan at may baha. Aalis tayo ng UPC, ganun rin, may hangin, may ulan at may baha. Ngunit ang sikreto, manatili ka lang nakatayo sa salita ng Panginoon. Nanatili kang nakatayo doon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka niya iiwan. Pastor Mario, ayoko na magsimba. Bakit? Hindi ko kaya yung holiness at saka ano? Maraming mga demonyo sa church eh. Okay, aalis ka? Oo, pastor. Di ko kayang mulinis. At daming demonyo sa church. Sabi ko naman eh, nalulungkot ako. Pag aalis ka, nabawasan yung demonyo. Kahit aalis ka, may hangin din.
may ulan din at may baha din. Ngunit pat iaanod ka dahil hindi ka nakatayo sa ibabaw ng bato. What matters the most is your principle in life. Is your foundation in life. Saan ka ba nakatayo? Nakatayo ka ba sa salita ng Diyos? In 1924, nabaptize ako mga kapatid. This year, ika-58 year ko na sa Panginoon. Marami bang ulan? May bagyo ba? Yes. Ngunit lahat ng mga pagsubok ay napapanahon lang yan. Walang bagyo na aabot ng isang taon. Walang baha na aabot ng isang buwan, mga kapatid. Walang malakas na hangin na aabot ng isang buwan, mga kapatid. It's just for a season. Kaya ang sabi ni Paul, mga kapatid, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin, ito ay pansamantala lamang. Praise God, sabi niya, for I reckon that the sufferings we have suffered today are not worth it for the glory that we will receive someday. Manatili lang tayo. Si Pastor Nilo na natili dito hanggang naitayo ang gawain at pinagpatuloy ng kanyang anak, mga kapatid. Dahil nanatili po, may problema ba? Mayroon. It's part of the journey of life. Huwag kayong maghanap ng iglesia na walang problema. Panginoong Hesus nga sa 12 disciples, may problema siya sa isa. Hindi lang isa, si Pedro mahangin. Sobrang hangin ni Pedro, mga kapatid. Jesus is dealing with real people. In this life, you are not dealing with robotics. We are not dealing with people, mga kapatid, na parang mga gadgets, mga kapatid. We are dealing with people, with a body of dust, with emotion, with feeling, mga kapatid. Ngunit tayo nagpapasalamat, our emotion changes. But the Word of God never changes, mga kapatid. Manatiling tunay magpakahanggan. Masakit bang kasukasuhan nyo? Masakit ba yung puso nyo? Uminom kayo ng MX3. Uminom kayo ng MX3. Marami ng pinagaling. Oh, advertise yan. Kasunod, may sinasabi, ang MX3 ay hindi gamot. Kaya huwag gamitin pang gamot sa anumang karamdaman. Disclaimer yan! Ang ibig sabihin, anong mangyayari sa'yo, wala akong pakialam dahil sinasabi ko na ang MX3 ay hindi gamot. Yun na yung mga herbal products, pinopromote palagi sa radio, di ba? Daming mga herbal products, pero ang susunod, ang produktong ito ay hindi gamot. Di ba? O, di ba? Minsan pa nga, pinapalakas, ang produktong ito ay hindi gamot. Praise God! Oh, but God never disclaim His word. Hindi sinabi ng Diyos, ang ibang pangako ko matutupad, pero sorry, yung iba, hindi. Ang sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Praise God. Kaya matiling, manatiling tayong matapat sa Panginoon. Yung mga parents namin, mga patid, hindi naman, yung father ko hindi yung pastor, Sunday school teacher. Yung mother ko hindi naman official sa simbahan. But look what they have done. They are just faithful coming to church. Alam nyo, ang faithfulness ay makikita sa panahon ng kagipitan, karamdaman. Praise God, minsan maglalakad ka na lang papuntang church. It's a kind of faithfulness. Minsan may karamdaman ka, patuloy ka pa rin naglilingkod sa Panginoon. It's a sign of faithfulness. Minsan darating sa buhay natin, walang-wala na tayo, ngunit nanatili pa rin matamis ang espiritu mo. It's a kind of showing faithfulness, mga kapatid. Kaya doon ang Diyos nagbibigay ng blessing sa buhay mo, sapagkat nanatili kang matapat kahit na salat ka sa mga material na bagay, ngunit nagpatuloy ka naglilingkod sa Panginoon.
I'm sorry, wag nating ipagmayabang yung anong naaangkin natin sa mundo. Now, makinig kayo. Lahat ng inangkin natin sa mundo'y pansamantala. Ang bahay natin, aalis ka rin dyan. Kahit mansyon yung bahay mo, aalis ka rin dyan. Kahit gaano kaganda yung bahay mo, mga kapatid, dalawa lang kayo, tapos sampu yung kwarto sa itaas. Dahil sampu yung anak mo, aalis din yan pag mag-asawa na. Dalawa na lang kayong maiwan sa bahay niyo. Magiging haunted house na tuloy. Di ba? Kasi darating ang panahon, mga patid. Hindi mo ibig sabihin, ah, manatili ako dito sa bahay ko. No, sir. Aalis ka rin. Pag ayaw mong aalis, eh, kakargahin ka naman palabas. Kargahin ka. Oh, kargahin ka ng mga anak mo habang ikaw yung nakahiga. Kaya wag nating sabihin, I will stay in my house forever. Ang sabi lang ni David, mga patid, house of the Lord, I will stay in the house of the Lord forever. Oh. Sabi ko nga kay Sister Maricho, ang galing mo mag-color matching ha. Ganda ng mga tiles, mga kapatid. At yung kubutil niya, alam na namin saan magpunta sa sulod naming biyahe. Diba? But we always be reminded, lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang. Oh, tayo ka ng magandang bahay, mansion, mga kapatid. It's good for you kung mabuhay ka hanggang 50 years old. Iedad mo na ngayon, 50. Plus 50, 100. It's just a dream. It will never happen, mga kapatid. Di ba? Hawak mo ang kwarta mo. Hawak mo ang talento mo. Pero yung panahon, hindi mo hawak, mga kapatid. Praise God. Kaya aalis tayo sa bahay natin. Kahit gaano karami yung sasakyan mo, kakargahin ka palabas, naghihintay niya yung Hyundai ng St. Peter na Starix na puti. Di ba? Ganda ng sasakyan mo. Mayroon kang MUX, mayroon kang Everest, mayroon kang Calibre. Oh, mayroon kang Fortuner, pero hindi yan ang sasakyan mo. Yung may kurtina na kulay puti, yun, ikakarga ka doon. Dadalhin ka palayo sa bahay mo. Dahil mayaman ka, hindi ka dadalhin sa simenteryo. Dadalhin ka sa garden. Memorial garden. Libingan ng mga mayaman. Gaano kalawak ang lupa mo? 50 hectares. Ililibing ka sa 1x3 square meters. Saan dyan? Wala talaga. Lahat na makita natin at mahipo ng ating kamay, mapaparam at mawawala ding mga yan, mga kapatid. Praise God. Ngunit ang sabi ng Panginoon, yung bagay na hindi nakikita, ngunit ikaw ay may pananampalataya, those things will last forever. Yung mister niyo, yung misis mo, darating ang panahon, magunahan na lang kayo. Sabi ko nga kay Sister Lo, so ano, mag-jack-in po na lang tayo. Wala. Sabi ko sa kanya, maghanda ka kung ikaw na lang mag-isa. Sapagkat ako, matagal na naghanda. That's reality of life. Mayaman ka, anong pinag-aralan mo, it's nothing when you are at the lips of death hanging on. Wala ka nang magagawa, mga kapatid. Sabi nga ni Alexander the Great, pag ako'y inilibing na, gusto ko ilagay niyo ako sa kabaong, ngunit ang dalawang kamay ko'y nakalabas. Ganun. At lahat ng pera ko, habang papunta kayo sa sementeryo, ilalaglag niyo sa daanan.
bakit ganun? Para ipakita ko sa mga tao na hindi ako namatay dahil wala akong pera. Yun nga, nadaming tinagtapon dyan sa kalsada. So I will prove to them that I have much money, yet I die. Yung kamay na ilabas doon sa kabaong, left and right. Baka sasabihin ng mga tao na baka may kinikim-kim ako dito sa loob. Ilabas ko yan. Ang ibig sabihin, namatay akong walang-wala. And that's life, mga kapatid. Oh, tayong lahat. Kayong lahat. Hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundo. Kanya ng buhay. Huwag na nating isipin, mga kapatid, na gusto ko pang magiging mayaman. Makakain lang tayo at makapagpahinga. At aircon ang kwarto. Tama na yun. Kung kaya mo, alam nyo ang aircon ngayon, hindi na luxury na yan. It's a need sa sobrang init. Di ba? O, kaya mag-isip tayo. Katawan mo mismo yung nagbigay ng mensahe. Tingnan yung mukha mo. Senior citizen ka na. Look at your pictures during your younger years. Nag-edad ka pa ng 18, ikumparar mo yung mukha mo. Tingin ka sa salamin. Ang layo na ng distansya, mga kapatid. Nung una, wala pang puti buhok mo. Ngayon, puting-puti na. Nung una, ang kakapal ng buhok mo, kapatid. Ngayon, wala ka ng buhok. Anong nangyari sa buhay mo? Hindi mo alam yan. But you cannot go against time. Wala kang magagawa. Paglabanan mo ang panahon, mga kapatid. Hindi mo pwedeng pigilan ang panahon. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto kong manatili year 2024. You're just dreaming, mga kapatid. Ang ating araw at ang ating taon ay nasa kamay ng Diyos. Naglagay siya ng boundary na hindi ni mo kayang malusutan, mga kapatid. Itong mga ladies dito, maaninag ko talaga, ang ganda niyo nung una. Praise God. Oh, tingnan itong mga ladies natin, mga kapatid, kahit may edad na, maaninag pa rin natin yung kagandahang taglay nung una ni nanay. Kapatid, di ba? Anong nangyari sa inyo? Nung una, brand new, nasasakyan tayo. Ay, ang haba ng travel natin. Oh, ang dami ng tupi. Yung mga bearing sira na. Yung bearing ng tuhod natin, wala na. Yung bearing ng kamay natin, ang sasakit. Binanatan tayo ng arthritis. Wala na. Huwag mong ipagmayabang yung kagandahan ninyo. Ito, mayayang people dito. Eh, mga magayon, mga patid. Magayon, pastor, nung ibig sabihin, mukhang mayon. Huwag niyong ipangmayabang yan. Hindi mo kayang pigilan yung kagandahan at kabataan niyo, mga kapatid. Tatanda ka rin. Kaya dapat mahalin niyo yung magulang niyong matatanda na. Ano bang matatanda sa Bicol? Gurang. Gurang na. Dapat mahalin niyo yung mga gurang na mga parents nyo, mga kapatid. Sunset, palubog na yung panahon nila. Dapat mag-enjoy sila. Huwag kayong magbigay ng maraming problema sa kanila. As much as possible, make them happy. Bilhan nyo na masarap na pagkain. Praise God. Ipapasyal ninyo, akyat kayo ng bundok ng Mayon Volcano. Enjoy your life. Praise God. You will not pass this world again and again. Enjoy your best. Huwag pa tayong magpa-control sa mga taong sinaniban na masamang espiritu. Yung walang ibang lumalabas sa bibig, puro lang kasamaan, puro lang panginira. Huwag mong sisihin yan. Sira yung puso niyan eh. Sira yung damdamin yan, mga kapatid. May kasabihan nga ang mga Arabo. If you keep on throwing stones on every dog that barks, you will never reach your destination.
daming aso sa daan. Kung bawat tahol doon, pinupukol mo ng bato. Walang katapusan yan. Hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo. In this life, may mga taong problematic. Yung ibang kaibigan natin, parang basura yan. May magamit pa, may hindi na magamit. Yung iba, ma-recycle pa. Huwag nating bigyang pansin yan, mga kapatid. Kasi maantala lang tayo sa ating pananampalataya. Masisira at manghihina lang tayo pag makinig tayo sa mga taong walang desire na pupunta sa langit, mga kapatid. Sabi ni Paul, looking unto Jesus. Palagi tayong nakatun sa ating Panginoon, the author and the finisher of our faith. We will keep this journey a victorious journey. Huwag niyong pagmayabang yung karunungan niyo. Walang kumpanya na manatili ka sa posisyon mo ngayon. Manager ka o anong posisyon mo. Buhay ka pa. May mga qualified ng taong papalit sa'yo. Walang sundalo na kahit 70 years old ka na, sundalo ka pa rin. Sabihin na ni President Marcos, Tio, huminto ka na, mag-retire ka na. Ang tatanda mo na, hindi ka na pwede. Eh, mag-insist ka, hindi kayang-kaya ko pa. Oh, sige, i-full battle si Tio. Oh, mula ulo hanggang paa. Naka-full battle gear, mga kapatid. Ipadala mo yan sa basilan. Andun si Tio, mga kapatid. Oh, karga yung naka-full battle gear. Eh, sobrang bigat yan. Nakaganyan, nakayuko. Ngunit matapang pa rin. Dumating sa basilan, panay putukan, gera na. Yung si Uncle, saan? Andun, nakasandal sa puno ng niyog. Nang haplas. Haplas, basta Tagalog yan. Nang haplas na mga kapatid. Nang omega painkiller. Ipikasin. Wala na. Magaling ka na panday. At magpanday ka pa rin ngayon, 70 years old ka na. Wala na mag-hire sa'yo. Ang babagal mo na. Lugi na. Oh, yung mga kalaban mong mga panday ngayon, power tools na ang gamit. Power saw, power katam, oh, power na lahat. Ikaw, naku, yung lagari mo, saka mo pa lang ni inahasa, mga kapatid. Wala na yan. Kasi nanghihina din tayo, mga kapatid. The longer our age, mga kapatid, ay lalong marupok ang katawan natin. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, huwag na kayo maglingkod sa akin, 70 years old na kayo. Wala na akong mapapaala sa inyo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, puputi man yung buhok mo, manghihina ka man sa katandaan mo, ngunit hindi kita iiwan. Ikaw ay patuloy na aking aakayin, mga kapatid. Kaya yung mga anak dyan, yung mga parents nyo, mahalin nyo, mga kapatid. Nagtrabaho kayo dito, tapos parents nyo nasa probinsya. Magpadala naman kayo panahon ng sweldo. Oh, nay, padala ako sa Palawan. Dahil sa Palawan, walay hassle. Barato. Oh, hindi na uso ngayon, Gcash na ngayon. Lalahanin natin yan. Someday you will wake up at may text ka matanggap, si nanay, patay na. Tatay, patay na. At doon mo pa naalaala yung lahat na bagay na hindi mo nagawa para sa kanila. May mga senior citizen na po dito, taas ang kamay. Wow, ang dami nyo! Praise God. Oh, yung mga senior citizen, yung ATM card nyo, ingatan nyo, mga patid. Huwag nyo ipahiram sa mga anak nyo yan. Kasi kung lima yung anak mo, magtatampo yung iba. Kaya ma, ako namang susunod, manghiram. Babalik sa iyo na, after 5 months pa.
Kaya huwag nyo pera lang. Pag may pera kayo mga patid, mag-withdraw kayo sa pension nyo. Bumili kayo ng masarap na pagkain. Bumili kayo ng mga mamahaling isda. Huwag na lang palagi yung mga tamban at mga bunog na yan o ano. Diba? Praise God. Hindi natin alam. Yung mga anak natin, pag napag-aral na, nakapagtapos na, tapos na ang serbisyo natin sa kanila. Tayo na naman ang maghanda para sa ating kinabukasan. Praise God. Kaya kailangang may bahay na kayo. Kailangang may pensyon kayo. Kailangang may bahay kayong matirahan, mga kapatid, sapagkat kung tatanda po tayo, doon tayo pupunta sa anak natin. Sabihin ng anak, ma, luluwas ako ng albay. Alagaan mo yung apo, ha? Oh, timplahan mo yung gatas, yung pinakabunso inay, patulogin mo na yung panganay. Oh, tapos inay, maghugas ka ng pinggan, maglaba, maglinis ng bahay. Napakawalang hiya yan. Tay, ikaw din tay. Oh, isusuga mo yung mga kalabaw natin, tay. Mga kambing, pakainin mo yung mga baboy. Isusuga mo rin pati sigbin doon. Oh, lahat-lahat. Wala kang magawa eh. Eh, biro mo yan. Tatlong apo, babantayan mo. Now, sa lahat ng bagay sa mundo, I'm so proud na ako'y lolo. Napakasarap ng mga apo. No? Yung apin-apo namin, mga kapatid, nako, sarap halikan, sarap yakapin, at sarap din na madama mo yung maliit na mga kamay na yumakap sa'yo. Nako, ang sarap talaga pag may apo. Paghalikan mo ang apo, mas masarap pa sa asawa. Oh, ganyan na nga po eh. Praise God, ang sarap. Pero huwag namang sobrang dami. Nakaka-stress na yun. O, pagising. O, yung anak. O, yung isa ay nakatulog na. Nilagay mo na, mga patid, sa higaan. Yung dalawa ay nagising. Yung isa ay humingi ng gatas. Yung isa ay biglang tumakbo palabas. Hahabul-habulin mo, mga kapatid. Ina, paingka-ingka ka na nga. Nahihirapan kang maghabol. Oh. Tapos yung isa naghingi ng gatas, sabihin mo, huwag kang maingay, katutulog lang yung bunso. Oh, sabi, kukuha ako ng anong tawag ng lagayan ng gatas? Chupon? Oh, diri, bibiron tawag namin dyan sa Mindanao. Oh, yung bibiron na yan. Kuha kang init na tubig. Sinali dyan, tumimik ka nga po ka. Magigising yung kapatid mo. Lagyan mo ha, buksan mo yung bibiron, mga kapatid. Lagyan mo init na tubig. Dahil malabo na yung paningin mo, iniikot-ikot. May tubig na ba ito? Wala ganyan eh. Hindi mo naman sure kung kalahati na ba o. Malapit na mapuno, ma. Eh, yung mga mata mo, ma. Hirap talaga. Nahirapan nga tayong mag-alaga ng mga anak natin doon tayo malakas pa. Eh, ngayon nag-edad ka na ng 60-70. Kuha ka ng gatas. Hindi mo alam kung nasubrahan o nakulangan. Tapos ishik-shik mo. Kabila na naman kasi ang sakit na nandiyo. Buhay talaga. Oh, umiyak yun. Awa! Awa! Sandali, mainit pa to. Di ba? Eh, tinitingnan natin kung malamig. May ginaganyan eh. Di ba? Oh, namumuti na yung balat mo. Hindi mo pa alam kung okay na ba. Oh, hindi mo alam kung mainit pa na ba or malamig na. Dahil ang balat mo naman ay parang lumpia wrapper na eh. Ay, ang buhay talaga. Oh. Kaya sabi mo, mainit kaya ako, tikman ko nga. Eh, nasarapan ka. Naubos mo eh, paano yan? Ang buhay talaga. Mga kapatid, pag-isipan natin.
sa buhay na ito, hindi ho malaga sa atin yung puro lang tayo nakapokus sa trabaho at kayamanan. Kaya sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manatili tayo sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang mga bagay na kailangan mo, ito ay ibibigay ng Diyos. Hindi naman ganito kaganda yung simbahan nyo siguro nung una. O tingnan, binibless si na pastor, binibless na pastor, Sister Maritzo, si Pastor Ron, binibless mga kapatid, tingnan mo. Yung buhay nila mga kapatid, sabi ko nga kay Pastor kagabi, Pastor, totoo talaga, totoo talaga yung sinabi ng anak kong si Pastor Dave. Ano? Dahil doon kayo, kasi buhay mayaman kayo doon. Totoo nga. Sarap ng kainan, biro mo yung santol na yan. Hindi yan ginugulay sa Mindanao, ah. Kanyan talaga, mga kapatid, ang buhay ng tao. Kaya huwag kang magmamayabang sa sarili mo. Huwag mong ipagmalaki ang mga bagay na naangkin mo sa mundo, sapagkat sa ayaw mo at sa gusto mo, aalis ka sa mundong ito na wala kang madala. Walang-wala talaga lahat ng pinagpagalan mo, lahat na inaalay mo, yung lahat ay maiiwan sa mundo. Bakit ganun, Pastor? Sapagkat ang bagay na sa mundo, ito po'y babawiin ng mundo. Ang bahay natin galing sa mundo, babalik sa mundo. Ang sasakyan natin, hindi naman yan galing langit, galing mundo yan, babalik sa mundo mga kapatid. Yung kinakain natin, galing sa mundo yan, babalik sa mundo yan. Yung katawan mo, galing ng mundo yan, babalik yan sa mundo. Lahat ng bagay na inaangkin mo, bagay ng mundo, babawiin yan ng mundo. Ngunit ang bagay na binigay ng Diyos, hindi pwedeng babawiin ng mundo. Sapagkat yun po ay hindi bagay na makamundo. Yun po ay bagay sa kalangitan, mga kapatid. Sapagkat ang pinagkaloob ng Diyos ay hindi temporary. Pinagkaloob ng Diyos ay eternal, mga kapatid. Eternal glory, eternal life, eternal blessing. Yun po ang dapat nating pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Sino professionals dito? May teacher tayo? Ayan. May teacher tayo isa. May engineer tayo? Saan yung engineer? Oh, engineer. Oh, yun. May engineer tayo dito. Oh, may doktor ba dito? Oh, kwak-kwak doktor? Pag-graduate ng maestra, ang laman ng utak yan is teaching. Pag mag-graduate ang engineer, ang laman ng utak yan, tulay, simento, kabilya, kalsada. Yun, ang laman ng utak niyan. Yung doktor naman, ang laman ng utak niyan ay sakit at gamot. Sakit ng diabetes, sakit ng high blood, sakit ng LBM, naka-registered sa utak niya yan. Kaya imposible sa doktor na magiging engineer. Kaya pag magkasakit kayo, huwag kayong pupunta sa engineer. Engineer, nandito po ako. Bakit? Anong problema? Eh, tatlong linggo, tatlong araw na yata, pabalik-balik ako sa CR eh. Ha? Kaya gusto ko sana, resitahan mo ako, engineer. Eh, wala sa utak ng engineer mga yan. Kasi ang utak niyan ay simento. Kaya ang resita niyan, oh yan, bilhin mo yan. Ano to? Oh, bumili ka ng 30 na siya. Hello Black. 2 sakong simento. 10 kabilya, 9mm. Eh, paano yan? Eh, para pang pansyon mo yan. Alam mong engineer ako, ba't dito ka pumupunta? Imposible yan. Eh, kung magpatayo ka ng bahay. Dok, nandito ako. Bakit? Magpatayo sana ako ng bahay, Dok. Ha? Ito, 3-story patayo ko, Dok eh. Ilang siminto kailangan niya, Dok?
Ilang tao, ilang buwan matapos yan. Ilang kabilya, ilang buhangin ang kailangan ko. Iyan ang sasabihin ng doktor sa'yo. O ito, bilhin mo. Ano yan? Bili mo sa pharmacy yan. Ayun, gamot yan ng mga baliw. Alam mo namang doktor ako, ba't pagpatayo ng bahay ang idinudulog mo sa akin? Wala sa isip ko yan. Di ba? Kaya importante ang anong laman ng kukuti natin, mga kapatid. Pag ang laman ng utak natin ay makamundo, huwag mong asahin mapuntang langit kayo. Kahit baptized na yun in Jesus' name, pero ang utak natin, puro makamundo, mga kapatid. Puro ka lang trabaho, puro ka lang overtime, wala kang pag-ati ng church, hindi ka pa nagbibigay ng ikapo mo, wala ka pa sa holiness. Ang nasa utak mo, trabaho, negosyo, good time. At din aasa ka na pupunta ng sa langit. Hindi yan. Kasi sa utak mo, walang-wala ang langit. Sa utak mo, wala kang faithfulness. Sa utak mo, wala kang pagsisikap na maglilingkod sa Diyos. Kaya huwag nating asahan kung ang utak natin makamundo ay mapunta tayong langit. Ang utak ko ay Cebuano. May kunting Tagalog. Pero hindi ako marunong mag-incheck kasi walang incheck itong utak ko. Di ba? Hindi ako pwedeng magsalita ng incheck kasi wala yan sa isip ko. Hindi kayo pwedeng mag-isip ng langit kung ang utak natin ay puro pang mundo, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Paul, set your affections on the things above. Yung damdamin natin, yung mga kailangan natin, ituon natin sa mga bagay na nasa itaas. Paano tayo mapuntang langit kung isip natin negosyo? Hindi ako makapag-church kasi may transaction ako this coming Sunday. Paano tayo makapuntang langit kung may mga prayer meeting kayo o Bible study, hindi kayo nakarating? Kasi una sa lahat, wala sa isip natin yan eh. Ang sabi ni Paul, ang sabi niya, the carnal mind is after of the carnal things. Spiritual mind is thinking about spiritual thing. Amen. Kaya panglangit po tayo. Lahat pong para langit, taas ang kamay. Yes! Praise God! Yung hindi nagtaas, saan kayo pupunta? Para langit po ito. Kaya ang langit, walang makasalanan na makapasok doon. Kaya nasa mundo pa tayo, ayusin na natin kasalanan natin. Kailangang mawala sa atin to. Ang sabi ng Biblia, ang iyong kasalanan ay siyang nagpapahiwalay sa iyo, sa Diyos. Kaya kailangan mawala sa atin ang kasalanan. Makatanggap tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. At ang sabi ng Biblia sa Luke 24:47, in His name, repentance and remission of sin shall be preached in His name, beginning at Jerusalem. Na ikalangang ipangaral ang kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan sa ngalan ni Jesucristo. What shall we do? We must repent. We must baptize in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the Holy Ghost, and you must continue on the apostolic doctrine. Akala nila laking problema yung kasalanan na hindi malutas. Bayad na yan, oy. Binayaran na yan ng Panginoon. Paano nabayaran yan? For without shedding of blood, there is no remission of sin. Kailangan may dugo talaga. At ang dugo ng mga baka at mga tupa ay hindi pa sapat sa kapatawaran ng ating kasalanan. Kailangan ang banal na dugo upang mapatawad tayo ng ating kasalanan. Sino lang ang banal? Diyos lang ang banal. Hindi tayo pwedeng tutubusin ng Panginoon dahil ang Diyos ay walang dugo. Ang Diyos ay Espiritu. Walang laman at walang buto. Walang dugo.
At ang kailangan ng kapatawaran nating kasalanan ay dugo na banal. Yung mga dugo ng mga hayop ay hindi banal. Kailangan ng dugong banal. At mga tao sa mundo, walang nagtataglay ng dugong banal. Diyos lang. Kaya nga ang Diyos, upang tayo'y mapatawad, siya'y nagbumaba sa mundo, nagkatawang tao, upang makapag-alay siya sa banal na dugo. Kailangan mamatay ang katawan na yan. At sa ibabaw ng cross, sinabi ni Jesucristo, Panginoong Jesucristo, "It is finished!" At yung kurtinang napakakapal, ito po ay nahati, mga kapatid. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, we have access to God. Alam niyo yung access? Mag-open kayo. Oh, sabihin mo ito, sabihin ka agad ng computer, access denied. Mag-withdraw kayo sa ATM. Nakalimutan mo yung PIN number mo. Ang sabi doon, transaction denied. Incorrect PIN. Di mo talaga ma-access. Kaya ang Panginoon, hindi niya kayang iligtas ang mga tao kung walang dugo na banal. Nasubukan niyo magpa-hospital? Yung misis o mister niyo, sabihin ng doktor, ano ba ang pinakamahal na dugo? Yung bihira lang, makikita. Ha? Maghanap kayo ng dugong EB plus. O kaya eh, walang operasyon na mangyari. So anong gagawin mo? Pupunta ka sa blood bank? Madam, mayroon po bang EB plus dito? Sir, sorry po sir, wala po. May type O tayo, may type X, may XYG. Pero walang ganun type EB plus. Ano mangyari sa pasyente mo? Patay. Dahil walang dugo na kailangan. Anong mangyari sa iyo kung wala ang dugo ni Jesucristo? Patay ka, mga kapatid. Dahil kailangan ang dugo ihugas sa kasalanan natin, mga kapatid. Kaya we've got to repent. We've got to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, para mahugasan tayo sa ating kasalanan. We have the blood of the Lamb. Kaya sa mundo natin, bago po tayo magtapos, alalahanin mga pati, pansamantala lang na tayo. Do your best. Kaya kayong mga mister, ibigin yung misis nyo, ha? Praise God. Yung mga mister na may balak, na ibigin ang misis, taas ang kamay. May balak na yan, ha? Malay mo yan. At kayong mga misis naman, huwag kayong masyadong maldita. Madali lang pong ibigin ang isang asawang di maldita. Amen, misis ko. Sabi ng isang misis, hindi naman talaga kami maldita, pastor. Bakit? Ano lang, pastor? Minsan, hindi kami napapansin pag hindi kaya may minaldita. Kulang pala sa pansin, mga ganun eh. May mga lalaki kasi, bising-bisi sa gawain, bising-bisi sa negosyo, bising-bisi sa trabaho. Si Mrs. Panay na bihis, bagong damit. Hindi ba lang siya, bagay na bagay ka dyan. Wala, ganyan mga Mrs. Eh. Sa'yo, madaming order sa mga siapis na mga online na yan. Oh. Tapos legit pa, sabihin mo, mine yan, mine. Diba? Oh. Kaya tayong mga mister, tingnan muna natin. Okay. Kahit yung damit sila, hindi sila bagay, sabihin mo, wow, ang ganda mo. Wala. Diba? Oo. Yung mga misis naman, kailang mapansin kayo lagi. Palagi kayong magpi-perfume. Oh, pastor, eh, siyempre, sinong gagana ang hahalik sa inyo? Amoy, ipikasin kayo. Ha? Oh. Yeah, praise God. Oh, kaya, enjoy your life, mga kapatid. Praise God. Yung misis ko, mag 47 years na kami, mga kapatid. We've got to treat each other special. Praise God. Kaya kayong mga mister, sabihin nyo sa mga misis nyo, ang ganda mo naman. Well, kahit gilagid na lang naiwan, pero
Ang ganda mo pa rin. Alam mo yung mga babae, yun palagi ang hinihintay, di ba? Di ba mga girls? Oh, di ba? O dami niyong order ng mga paganda sa mga siapis na yan. Di ba? Kaya mga mister, sabihin niyo, maganda yung misis niyo. Bahala, nagsisinungaling kayo. Someday, you will end this journey. I'm sorry to remind you, but we are all visitors in this world. Bisita lang kami sa Bicol. Pagkatapos ng General Conference, kahit nasarapan kami sa pagkaing inihanda mo, Sister Maricho, but we have to go home. Because this place is not our home. Gasana, ganun din tayo. Huwag tayong masyadong naaakit sa mundo. We must always think about home. We will think about Jesus, mga kapatid. Beyond the grave, there is a door for eternal glory. Mag-isip tayo lagi, mga kapatid, na yung lugar na pupuntahan natin ang siyang malaging namamayani sa mga isip natin. Sino po ba dito may balak pumuntang Amerika? Balak lang. 3 times kanina kami na denied sa Amerika eh. Pupunta sana kami sa Stockton, California, din tuloy-tuloy kami sa Anchorage, Alaska. Deny kami, mga kapatid. Okay lang, basta di lang tayo madeny sa langit. Amen? Pagpupunta kayong Amerika, natura na lang. Maraming English na dalhin mo. Hindi na maintindihan ng mga taga, ng mga Amerikano yung Bicol mo. Di ba? Pagpupunta ka doon, alamin mong ugali nila. Pagpupunta kayo doon, mga kapatid, ang ugali mo, kailang mag-adapt ka sa ugali ng Amerika. Ugali ng Amerikano, pag kumakain yan, hindi yan nagyaya. Eh tayo, kapiranggot na lang yung pagkain. Eh halik kayo, kain mo na. Oo, wala na. Masyado tayo nag-invite, pero wala na talaga. Pero sa kano, wala. I don't mind. Kaya nga, maraming beses, sumasama ako sa kano, mga kapatid. Eh. Sa mga preaching engagement. Yung unang panahon, Brother Pisan, you just here, we'll just take our lunch. Oh my. Maiwan ka lang dito sa sasakyan, kakain kami. Oh, iba ito ah. Pero that's their attitude. Pagpupunta ka sa Amerika, kilalanin mo ang ugali ng mga Amerikano. At kailangan marami ka rin salitang English doon. Ilangit yung pupuntahan natin eh. Mag-aral ka sa salita na panglangit. Mag-aral ka sa pagpupuri sapagkat sa langit, puro na lang pagpupuri. Mag-aral ka sa langit, kaugalian ng langit sapagkat sa langit, walang banal, na walang hindi banal ang makapasok sa langit, mga kapatid. Kaya habang nandito pa tayo,